sa pamilya ng ipipang sa panaran. Sa mga mata talagang pinagulaya ng magic and saga. Sinisan niyo ng baso sa mga waitress ko, ha? Ano? Walang sasagot? Tarantado kayo, baka kasi nito mako kayo dito. Ikaw! Tumigil ka! Ito ba yung amo mo? Hmm? Pog, boss! Tutulungan ko si boss! Tumigil ka na! Baka mapahama ka pa! Ano ba? Bakit ba, Jenny? Tumigil ka na! Emong! Tanggol! May gulo sa labas! Patay ka pa! Tumigil ka nga! Emong! Emong si Bakol! Ikaw, butete ka. Ang tapang-tapang mo nung may baril ka. Ha? Huwag mo kayo mapilihin ito! Bastos kasi yung mga yan eh! Hinipuan ako! Kano makialam? Kita mo may baril eh! Bakit wala akong makialam! Wala akong makialam! Ano tumigil ka! Bakol! Ano ikaw? Sumumaw na? Ay! Wala! Tama na ba? Tanggol! Tama na! Ito lang kayo! Ano ba? Huwag na! Babos! Ano ba? Ano ba? Pasok! Ano basag ulo yan eh. At saka ex-convict yan. Ano? Ex-convict? Ibig sabihin nakulong ka? Boss, pumamatay tao ata ito eh. Boss, hindi ho. Napakabait na tao ni Tanggol. Sa katunayan nga ho, kilala ko siya dahil kasama ko siya sa kulungan. Huh? Ano? Pati ikaw galing sa kulungan? Oo, boss. Ano kasi ganito yan. Kakalaya lang talaga nilang dalawa. Pero huwag kang mag-alala, kasi mabait lang talaga sila. Di ba, boss? Tanggol? Opo, boss. Kaya sana huwag mo kami papaalisin. Kailangan na kailangan lang namin yung trabaho. Gusto namin magbagong buhay. Pwede ko ba naman gawin sa'yo yun? Alam mo naman, laksan tama ako sa'yo. At, Tanggol, lalo ka na. Dahil pinabilib mo ko, alam ko na, ipopromote kita. Magmula bukas, hindi ka na janitor. Gagawin kita ng... Boss. Head bouncer! Ayan! Okay ba yun? Nakita ko yung nangyari sa'yo kanina. Gusto ko'y walang... Friends! Housemate! Marcing Nita! Friends! Marcing Nita! Oh, Roda! Ba't bumalik ka dito sa pangit? At mabaho naming bahay. Marcing, wala na akong matutuluyan. Tingnan mo nga naman ang karma, ano? Kanina umaga, sakit-sakit ang mga salita mo. Akala mo hindi ka na maaabot? Ang ihabang-ihabang mo. Tapos ngayon, nagmamakaawa ka? Yun naman ay biro lang. Kayo naman ginawa nyo namang seryoso. Kayo na take a joke. Diyos ko, patawarin nyo na ako. Gusto nyo, lumuhod ako sa harap nyo. Gagawin ko. Ganon? Kaawa kami sa'yo? Oo, please. Bakit ka namin kaawaan? Sana maawa na kayo sa akin. O, sige. Papayag na ako. Ay, talaga? Sa isang kondisyon. Oo, kahit anong kondisyon, oo. Talaga? Sige, oo. Halika. Ay, salamat. Dart.
Bakit ka naman pumayag, ha? Tart. Napauto ka na naman sa Kiroda? Sayang din yung upa niya sa bahay, pandagdag sa iniipon natin para sa mga bata. Sa bagay? Oo. Oo. Eh, di, talagang dapat kunin na natin yung pwesto ni Tinding para makapagtinda na tayo ulit. Oo, kukunin natin. Ano naman ang titinda natin? Eh, di yung dati rin. Tapos dagdagan natin mga laruan, bag. Tapos, magtitinda rin tayo ng gamot. Kagaya ng Kiroda. Expired. Marcing, Nita, my friends. Nako, thank you very much. Ang babait ninyo. God bless you. Pwede na ba ako magpahinga? It's been a long day. Kailangan ko ng pahinga. Matutulog na ako. Magpapahinga na ako. Ops, ops, ops. Bakit? Saan ka pupunta? Sa kwarto ko. Mula ngayon, hindi mo na kwarto yan. Kwarto na namin yan, ni Tart. Eh, saan ako? Eh, saan ba? Dito? Oo. Oh, Diyos ko naman. Ayaw mo? Wala na akong magagawa. Diyos ko, hindi naman bagay. Let's go, Tart. Maganda ako dito. Diyos ko, ano ba ito? Napakarami ko ng problema at dito pa ako matutulogin. Mahal na po akong natareno. Tulungan niyo naman ako. Yung buong araw na ito, napakamalat ko. Ninakawan na ako. Ayan, ano ba yan? Nakakaloka. Ang yakamansing, ha? Diyos ko, naapi-api niyo na talaga ako. Anak, andiyan ka na pala. Ano po, Nay? Oh, bakit? Nay, pwede po ba kayo makausap? Alam ko po marami po tayong problema dito sa bahay. Pero tungkol po kasi sa trabaho ko to eh. Naku, anak. Pwede mamaya na lang? Kasi ano eh, nagmamadali ako eh. Baka hindi umabot. Sinabi ko kasi sa tatay mo na ipagluluto ko siya. Ha? Mag-usap tayo mamaya, ha? Anak, pakibili na muna ako ng pang-asim. Teka. Araw, anak! Ikaw, magkano bilhin nila? Eh, boss, 10,000 lang. Kulang pa sa mga nasira dito. Sira ako niya. Kaya mo na. Sige, boss. Tanggol ka. Kasasabi ko lang sa'yo, umiwas ka sa gulo. Eh, unang araw pa lang, kaya pag-away ka na agad eh. Eh, man, hindi ko naman gusto yun. Ligtas ko lang naman si Boss Baste. Bus, papasikat ka lang. Papakitang gilas ka lang kay Boss Baste. Emo, balis ka na doon. Maglinis ka. Anggol, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Bubbles. Mangawala na eh. Ako nga naiiya sa'yo eh. Kasi unang araw ko palang nangyari na to. Kahit anong iwas ko siguro sa gulo, talagang pupuntahan nila ako kahit nasan ako. Tanggol, hindi mo kasalanan niya. Sinagip mo nga lang si Boss B eh. Tsaka, maswerte pa rin tayo. Dahil hindi tayo natanggalan ng trabaho. Kahit na nalaman nila na ex-convict tayo. Buti nga naawa siya sa atin eh. Ikaw kasi. Tanggol, kung galing mo pala makipaglaban talaga, ano? Grabe naman. Pakiramdam ko tuloy, parang safe na ako, lalo na't ikaw na yung magiging head bouncer dito. Napagtatanggol mo na ako sa mga nambasto sa akin dito sa bar. Grabe kasi kapag silang pag nalalasing eh. Hindi naman. Ginawa ko lang ako ng rapat. Eh, hindi ko naman ayaan na mabasto sa mga babae. Kagaya mo. Ito naman, parang prinsesang prinsesa naman ako sa sinabi mo. Tapos,
ikaw naman yung light and shining armor ko. Uy! Ikaw, Bubbles. Ayos ka lang ba? Uda ako sa dalawang yun eh. Ano mo tingin ko? May relasyon yung dalawang yun. O yung mga tingin na nitanggol kay Bubble eh. Diba sabi naman nila wala? Boss, maniwala ka naman. Siyempre pumasok sila sa trabaho. Boss, maniwala ka sa akin. Papatunayan ko sa'yo sa mga susunod na araw, obserbahan ko, may relasyon yung dalawa. O, sige. O. Sabi mo kay Tagal, pinapatawag siya sa opisina. Kakausapin ko. Sige, boss. Basta kay ano yung mga kalat doon. Tanggol! Tanggol! Pagkatapos mong linisin dyan, pinapatawag ka ni boss sa taas. Gusto ko daw makausap. Sige po. Okay, sige. Ay, dito. Dito ko mo dyan. Sige, maglilinis lang ako, ah.